Welcome back mga ka-awesome! Simula na naman po ng Burr Months at alam nyo naman kung ano ang ibig sabihin nun. Jose Marichan is here! Let love like that starlight on that first Christmas morn. Maririnig na naman natin kahit saan ang kanyang mga napakagandang Christmas songs and of course ang mga nakakatawang memes sa internet. Dahil dyan, magandang pagkakataon ito upang kilalanin natin si Jose Marichan. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung paano siya nagsimula sa industriya. Alam nyo ba na siya ang sumulat at ang boses ng mga pamilyar na radio at TV advertisements ng mahigit 70 products? Ano kaya mga commercials na ito? At pag-uusapan din natin ang kwento sa likod ng kanyang mga sikat na kantang Christmas in Our Hearts at ang A Perfect Christmas. Inoffer niya pala ang Christmas in Our Hearts kay Leia Salonga, ngunit tinanggihan ito ni Leia. Ano kaya ang dahilan ni Miss Leia Salonga bakit hindi niya tinanggap ang kanta? Yan ang ating alamin sa episode natin ngayon. Ito ang buhay ng tinaguriang Father of Philippine Christmas Music or pwede din nating sabihin na The King of Christmas Carols. Si Jose Joe Marie Lim Chan ay pinanganak noong March 11, 1945 sa Iloilo City. Siya ay isang Chinese-Filipino singer, songwriter at businessman sa sugar industry. Siya ang unang anak ni Antonio Chan at Florencia Lim. Ang kanyang ama ay isang Chinese emigrant mula Fujian. Napunta ang kanyang ama sa Pilipinas noong 13 years old lamang ito at nagtayo ng sugar trading company sa Bacolod. Ang kanyang ina naman ay nag-iisang anak ng isang Chinese-Filipino couple. Maagang namulat sa musika si Jo Marie dahil ang kanyang lola ay isang music lover at madalas itong nagpapatugtog sa kanilang bahay. Ang kanyang ina ay isa ring pianist kaya maaga siyang na-expose sa musika. Sa katunayan, noong kabataan niya ay dinadala siya ng kanilang house helper o yaya para mag-participate sa radio program ng DYRI tuwing Linggo na tinatawag na Children's Hour, kung saan ang mga bata ay kumakanta, nagpa-piano at nagtutula. Madalas din siyang napipili para mag-perform sa mga school programs. Sinulat ni Jo Marie ang kanyang unang kanta sa edad na 13 years old. Naging supportive naman ang kanyang ama sa pagdalo niya sa Children's Hour. Ngunit noong nagsimula na siyang magsulat ng mga kanta, ay medyo hindi na siya suportado nito dahil baka daw hindi siya maging successful dahil sa kanilang Chinese background. Sa halip, in-encourage niya si Jo Marie na gawin na lang hobby ang musika at mag-focus sa business. Dahil dito, nagpursige si Jo Marie na makapagtapos para sa kanilang family business. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Arts degree in Economics sa Ateneo de Manila University noong 1967. Sa kabila nito, hindi talaga maiwan-iwan ni Jo Marie ang musika. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas siya sa local scene bilang TV host at singer sa isang youth-oriented musical variety show ng ABS-CBN na tinawag na Nine Tinners noong 1966. Ang kanyang kauna-unahang single na Afterglow ay na-release noong 1967 pagkatapos lumapit sa kanya ang isang independent record producer. Ayon kay Jo Marie, hindi naging madali para sa kanya ang pagsikat dahil noong mid-60s kung kailan siya nagsimula ay panahon din iyon ng The Beatles, The Beach Boys, ni Matt Monroe, Cliff Richard at marami pang iba. Kinakailangan pa niyang maglibot sa mga AM stations noon para makonvince sila na ang kanyang original Pinoy songs ay maganda rin ipatugtog kasabay ng mga kantang Obladi Oblada or Hey Jude. At noong 1973, siya ang naging pambato ng Pilipinas sa World Popular Song Festival sa Tokyo, kung saan ang kanyang kanta na Can We Just Stop and Talk a While ay nakapasok sa final entries. Ngunit noong 1975 ay kinailangan niyang pumunta sa United States para patakbuhin ang branch office ng kanilang sugar business at nanatili siya doon sa loob ng 11 years. At noong 1986 ay bumalik siya sa Pilipinas at music industry. Sa kanyang pagbabalik ay nirelease niya ang kanyang album na A Golden Collection. At alam niyo ba mga ka-awesome na siya ang sumulat at boses ng mga pamilyar na radio at TV advertisements ng mahigit 70 products? Bago natin alamin kung ano-ano ang mga products na ito, gusto lang naming tanungin. May alam ba kayong product or advertisement jingle na siya ang gumawa or kumanta? Pakilagay po ang inyong sagot sa comment section. Balik tayo sa mga advertisement jingles na nagawa ni Jo Marie.
Ang mga produktong Alaska Milk, Alpine, 3D Electric Fan, Cafe Puro, Nescafe 50 Golden Years, Dutch Boy Paints, Soen, Philippine Airlines, Mr. Clean at ang BBC's Station ID na Big Beautiful Country ay iilan lamang sa mga nagawa niyang jingles. Pwede niyo pong pakinggan ang 74 commercial jingles na sinulat ni Jo Marie sa website na ito. Nasa description po ang link ng website. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano nabuo ang kanyang sikat na mga kantang Christmas in Our Hearts at ang A Perfect Christmas. Ayon kay Jo Marie, ang dating manager director ng Universal Records na si Bella Tan ang nag-encourage sa kanya para gumawa ng Christmas album kasunod ng ginawa niyang album na Constant Change na nabigyan ng Diamond Award noong 1989. Binigyan siya ng ilang buwan para mag-compose ng original song para sa kanyang album. Napagdesisyonan niyang gamitin ang melody ng kanyang ginawa noon. Mayroon kasi siyang kaibigan sa Assumption College at ang kanilang klase ay nag-celebrate ng Silver Jubilee. Tinawagan siya ng kanyang kaibigan at pinakita sa kanya ang isang tula na pinamagatang Ang Tubig Ay Buhay at pinagkausapan siyang lagyan ito ng musika. Pagkatapos noon ay tinago niya ang kanta ngunit napaisip siya na sayang naman na hindi gamitin ang melody. Kaya kinuha at ginamit niya ang melody para gumawa ng Christmas song. Hanggang sa isang araw ay may lumapit sa kanya sa simbahan na isang babae at iyon ay si Rina Chan. Sinabi niya na siya ay isang songwriter at pangarap niyang makipag-collaborate kay Jo Marie. Binigay niya ang kanyang calling card kay Jo Marie at sa dinami-dami ng nagbigay ng number ay napiling tawagan ni Jo Marie si Rina Chan dahil napaisip siya na baka mayroon siyang fresh idea para sa isang Christmas song. So ayun nga at nag-collaborate sila. Sumulat si Rina Chan ng lyrics at nirephrase at naglagay naman si Jo Marie ng sarili niyang lyrics. Tinawag nila ang kanta na Christmas in Our Hearts. Unang inoffer ni Jo Marie ang kanta kay Leia Salonga. Ngunit tinanggihan ito ni Leia dahil hindi pumayag ang kanyang record label na Octo Arts na kantahin niya ang kantang galing sa ibang kumpanya which is Universal. Inoffer niya naman ito sa stage actress na si Monique Wilson para sila ay mag-duet. Ngunit dahil sa hindi malamang dahilan, hindi ito nagawa ni Monique. Kaya naman sa huli ay ang kanyang anak na si Lisa na lang ang naging kaduet niya sa Christmas in Our Hearts. Nang pinakita niya ang kanyang composition kay Bella Tan, ay sinabi ni Bella na nag-aalangan siya dito na maging hit dahil para itong isang Christian song. Kaya naman gumawa ulit ng bagong kanta si Jo Marie at ang kantang ito ay pinamagatang A Perfect Christmas. At nang pinarinig ni Jo Marie ang kantang A Perfect Christmas kay Bella, ay agad nitong sinabing ito ang magiging hit dahil hindi binanggit si Jesus at ito'y romantic. Ngunit nung magkaroon sila ng press con, pinili ng mga journalists at DJs ang kantang Christmas in Our Hearts sa halip na ang A Perfect Christmas. Nagulat si Bella Tan dahil akala niya ay hindi sisikat ang Christmas in Our Hearts. Na-release ang kanta noong 1990 at nakatanggap ng Double Diamond Record Award noong 1995 dahil bumenta ito ng mahigit 20 million units. Ang pagsikat ng mga Christmas songs at album ni Jo Marie during the holiday season ay naging daan upang tawagin siyang Father of Philippine Christmas Music. Kinonsider siya bilang isa sa pinaka-importanting haligi ng music industry. Sa kasalukuyan, siya ang chairman at CEO ng Binalbagan Isabela Sugar Company Incorporated at Achan Sugar Corporation at isa rin sa mga leaders sa Philippine sugar industry. Bukod pa rito, siya rin ang chairman at president ng Signature Music Incorporated. Nasa kumpanyang ito ang mga sikat na singer tulad ni Gary V, Leia Salonga, Apo Hiking Society, Sarah Hieronimo at marami pang iba. Ito yung pinag-aabalahan niya kapag hindi siya kumakanta dahil siya ay isang business-minded na may passion at puso sa musika. Pagdating sa buhay pamilya, siya ay isang mabuting asawa ni Mary Ann Ansaldo at ng kanilang limang anak na sina Liza, Franco, Michael Philip, Jose Antonio at Angelica. Sa panayam kay Liza kung paano maging ama si Jo Marie sa TV show na Magandang Buhay, ay sinabi nito na itinuro daw ng kanilang ama ang pag-appreciate ng mga simpleng bagay sa buhay. Ayon naman sa isang anak niya na si Franco, ay talagang focus si Jo Marie sa family at yon ang dadalhin niyang aral sa kanyang sariling pamilya. Minana ng kanyang mga anak ang talento niya sa musika. Ang kanyang anak na si Liza ay madalas makita na kaduwit niya. Ang kanyang anak naman na si Michael ay isang singer at guitarist. Para kay Jo Marie, ang kanyang mga kanta ay para niyang mga anak na nagmula sa sinapupunan ng kanyang creative heart and soul. Kapag nagustuhan daw ng marami ang kanyang mga kanta, ay nakakaramdam siya ng accomplishment at fulfillment. Tulad ng kanyang mga anak, ang kanyang mga kanta ay mayroong sariling buhay.
At dahil papalapit na ang Pasko, mga ka-awesome, ano po ba ang paborito ninyong Christmas song? Pakilagay po ang inyong sagot sa comment section. And by the way, shoutout dyan kina Coco Cruz at Tropang Eusebio Compound, Virgilio Colantro, Cheng Tenedero, Jayar Bugarin, Kenje Gasta, Joey Alenciano Channel, Alpe De La Rosa, at Norbin Rosales. Maraming salamat sa comments at suporta ninyo. Kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon, pakiclick ang like button at make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. At kung gusto nyo pang manood ng mga interesting videos tulad nito, i-click nyo lang ang mga larawan na nakadisplay sa inyong screen. This is Chen from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!